Kain Sik, hello, good morning everybody, good morning to you two Sphinx, my love. Ayun po mga kalangga, kumusta po kayo dyan? Ayun, isang napakagandang umaga po sa inyong lahat mga kalangga, no? So, as you can see, grabe po yung, hindi po maganda yung panahon natin ngayon this morning. Kasi po, ano siya, kanang dampog ba? Ano ba? Ano ba yun sa Tagalog, inshik? Cloudy. Cloudy. English ito. Cloudy po siya mga kalangga. Yun bang, kung sa Bisaya pa siya, dampog. Ana. Dagom sa Bisaya. So, ayun mga kalangga. Isa lang po itong araw na to sa isang regular day po para sa amin. But, may ginawa po si Insik na I would like to share it to you guys. Kuan, gagawa po siya ng lagayan or kulungan or bale, tirahan po ng aming mga guinea pigs. Guinea pigs! Correct me if I'm wrong, mga kalangga. So, ayun po, gagawa po siya ng, kasi po, nilinis na po namin yung bahay doon ni Inday Lucy. Kinuha na po namin yung aming mga guinea pigs. Kaya, nakapag-desisyon sila Insig at si Papa na gagawa sila ng, isang komportableng tirahan po sa ating mga guinea pigs. Kasi po, hindi naman po natin, basta-basta ilagay na lang natin dyan yung ating mga hayop, no? Kailangan po talaga natin siyang bigyan ng atensyon, pagmamahal at, pag-aalaga po mga kalangga. Kasi katulad din po natin sila, namumuhay po sila sa mundong ito at nangangailangan ng kalinga. Kaya ayun, mahal na mahal po ni Papa, namin po lahat, ang aming mga hayop po dito sa Bukid. Kaya, talagang, binibigyan atensyon, binibigyan ng komportableng tirahan po mga kalangga. So, huwag na po natin patatagalin at i-share ko na po sa inyo kung isang banda, inalagay ni Insik yung ating shelter po ng ating mga guinea pigs. So, comment lang po kayo kung meron po kayong mga suggestions. We're open po kami sa lahat ng suggestions ninyo. Kaya halina kayo. Dyan po mga kalangga, dyan po namin ilalagay. Or dyan po yung a perfect spot po mga kalangga para po sa ating tirahan ng ating mga guinea pigs, no? Kasi habang yung iba nag-standby dito sa veranda po natin, actually po nasa gilid po siya ng ating bahay. Overlooking po siya sa lahat ng mga bumibisita dito. Kasi po, yung mga tao po dito mga kalangga, kung hindi nyo po na itatanong, sobrang amazed po sila sa mga guinea pigs po namin. Talagang first time daw po nila nakakita ng ganong klaseng hayop, no? Na akala nila rat ba? Akala nila daga. Pero hindi po siya daga. Napaka-cute po ng ating mga guinea pigs. At ang maganda po dun mga kalangga, sa ngayon po ang ating siblets, ang babae po nating siblets, parang buntis na naman po siya. So, marami pong nagbabalak na bumili ng pair, babae at lalaki po. So, kung pagpalain tayo ng Diyos at dumami po ang ating mga guinea pigs, baka po magiging farm po natin yan. Hindi po natin alam yung takbo ng ating buhay, di ba mga kalangga? Yan po si Insik, no? Para siyang engineer. Ang kagandahan lang po natin mga kalangga dito sa bukid, kapag dito ka tumira, kapag nagbabalak ka na gumawa ng ganyan, nagbabalak ka po na gumawa ng mga kahit na anong mga kulungan ng manok, kulungan ng baboy, talagang hindi ka talaga mamumroblema. Kasi po, maraming kawayan, maraming kahoy. Naisip ko nga po minsan, no? Kung malapit lang po sana itong Katmon sa Bohol, nako. Bibigyan ko na sila doon ng kahoy para hindi na sila mamroblema doon. Pagpatayo na mga bahay ba nila, no? So, ito pong place na to mga kalangga, isang breathtaking views po, mga kalangga, no? Ayan po, dumami na po yung ating mananaw, no? Kasi si Insik po natin, napakasipag po talaga niya. Tama po kayo, mga kalangga. Oh, mami. Yung mga may kahoy na po na yan, mga kalangga. Ano po yan, mananaw, mga bagong sulbong ba? Mga bagong tubo na mananaw. Ayan.
Ayan po mga kalangga. Yan po, di ba? Yan po, yan. Sphinx. Say hi to my vlog, baby. Anak. Hi. Hi, baby ko. Wala siya si Nina. Wala po siyang damit kasi maliligo siya maya-maya. Isang breathtaking po, natanawin po itong ano, itong aming lugar. Talaga lang pong kailangan mong magsikap para po talagang makaahon at makatawid po sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayan po mga kalangga, no. Huwag po kayong sa mga nagsasabi po or sa mga nag-worried po na masira yung spot ng ating bahay. Don't you worry po kasi perfect spot po talaga yung nilagyan natin ng ating guinea pigs, no? Kasi ano po siya? Nasa gilid po siya ng ating bahay habang meron po nagtatambay dito sa ating sa ating veranda. Makakapanood po sila ng mga naghahabulang mga guinea pigs sa gilid, mga kalangga, no? So don't you worry po. Kahit po may mga hayop po tayo sa ating kapaligiran, linisin lang po natin to talaga ang mga kulungan nila para po talagang malinis po. Nasa nag-aalaga po yan kung paano mag-alaga ng hayop, no? Talagang hindi po talaga maganda yung yung ating temperatura sa ngayon, ng ating klima. Kasi talagang wala siyang araw. Siguro po maya-maya uulan na naman, no? Sana lang po talaga maumpisahan na yung pagtatrabaho ng tulay dyan sa bandang yan, no? Dyan gagawin yung tulay, mga kalangga. From here, dyan po sa gilid ng kalsada, papunta doon sa kabila, doon po yung tulay na gagawin para po yung mga tao hindi po sila mahirapang tumawid kasi hindi po sila makatawid doon sa may ilog doon kasi every time na uulan, mga kalangga, ay tumataas po ang tubig. Napaka delikado. Kaya yon pong iba na dumadaan dito sa kalsada papunta doon sa tulay para makatawid doon. Doon sa tulay, mga kalangga, hindi po sila makatawid-tawid kasi especially kapag umuulan, dumadaan o tumataas po yung tubig, malakas po yung ragasa ng tubig, delikado po na baka anurin sila ng ng baha, ng ng agos ng sapa. Sapa, I mean, hindi pala siya ilog, sapa. Kaya ayun, plano ng government or plano ng barangay dito na tayuan ng tulay dyan from here to there, up to there. Para po yung mga tao, hindi na lang sila doon tumatawid doon, dyan na lang sila tumatawid sa na yan. Sa tulay na yan, di ba? Napakagandang proyekto po, mga kalangga. Yun po yung inihintay po namin na perfect timing po ni Insik tsaka ni Inday Lucy. Kasi kapag may nagtatrabaho na po dyan sa tulay, mga kalangga, siguro yun po yung perfect timing na magninegosyo po kami ng paunti-unti, kahit konti-konti lang po, yun bang mga daily needs ng tao lang, yung mga namin ititinda, lutong ulam, gagawa din po ako ng ice candy lalo na po at malapit na yung summer, kaya ayun, I wish us luck po, mga kalangga. Pasensya na po kung masyadong talkative itong inyong vlogger. At talagang gusto ko lang pong i-express at i-share sa inyo ang aming mga daily routine at mga gawain sa pang-araw-araw. Ayan na, mga kalangga, no? Parang na-form na siya. Meron na siyang form kasi ginawa siya ng ating engineer Livy Susko Senior at architect Gary Susko. Ayan, ma. Ayan, mga kalangga. Stay tuned lang po kayo. Huwag po kayong umalis. At abangan nyo po ang pagtatapos ng aming shelter ng aming guinea pigs. So, ayaw na mga ka-engine kalangga. Ayan po. Natapos na po yung paggawa namin ni Papa ng silunga, no? Yung baykobo ng mga guinea pig natin. Ayan. So, ayan, no?
Yan, safe na po sila. Grabe to mga kasi, lagi pong umulan dito mga kensik. Matagal namin to natapos ni Papa, no? Kasi po ulan ng ulan. Oh, tingnan niyo, oh, si. Yan. Kalagay na po sila diyan. Yan. Always ko po yung paglinis sa ilalim mga kasi, yung mga dumi nila. Ayan. Ayan. So, nang nahimutang na sila, no? Ayan. So, cute-cute nila kaya mga kinsik. So, ayan. Ang ganda, eh. See? Ayan, kain na po sila. Kain. So, ayan, no, mga kinsik langga. So, ayan po, hanggang dito na lang po. Ang importante po, nakita niyo yung pagtatapos namin ni Father. Ayan, si Father andun po sa bahay nila, no? Kasi maulan. Tuasad to sa Nipasilong. Okay. So, ayan, hanggang dito po. Hanggang dito na lang po, mga kinsik langga. Ingat po tayong lahat. Ang ingay ni Sphinx. Bye-bye.